Hello mga bay. Sa araw na to, hindi tayo magigitara. May pag-uusapan tayo regarding sa para to sa mga beginners, yung mga parte ng gitara. Kung may human anatomy, meron din acoustic guitar anatomy. Okay? Kaya stay tuned lang. Tuturo ko sa inyo anong mga parte ng mga gitara. Stay tuned. Hello mga bay, balik tayo. Pag-usapan natin yung mga parte ng mga gitara. Okay? Ito, ang tawag nito, ito. Headstock yung pinakaulo ng gitara. Tapos ito, ang tawag nito is tuning key. Tapos ito, nut o mani. Nut. Tapos ito, ito is neck leg ng gitara. Tapos ito, board fret ng gitara. Tapos nakita mo yung mga bakal. Yan mga fret niya, yan fret. Tapos sa loob ng fret, sa loob ng board fret, mayroon yan mga indicator, yung mga puti. Yan tawag na position marker niya. Yan. Ang purpose niyan is para hindi kayo malilito kung saan kayo magbabar. Ang bawa ito mag B, ito C, mag D, tapos yan, tapos ito itong bilog, yung butas, ang tawag dyan is sound hole, kung saan nanggagaling ang tunog ng gitara. Tapos ito yung bridge. Okay, ayan na, bridge, tapos yung pin, mga pin, tapos ito saddle, ito tawag saddle, tapos ano pa ba, wala na, ito volume ng gitara, kasi body, katawan ng gitara. Tapos yung gitara, may ani na strings, yung 6, pinakamadipis yun ang 1, yung pinakamataba yun ang 6. Okay, yun lang. Tapos kung paano ba ang position ng pag-upo, yun kung saan kayo comfortable, kung paano kayo mag-hawak ng gitara. Okay, yun lang. Tapos ituturo ko sa inyo yung mga nota, yung nalalaman ko lang. Yun lang. Stay tuned ulit. Hello mga bay. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga nota, yung nalalaman ko lang. Magsimula tayo sa mga open string notes. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 na string ang gitara. Bali, dito tayo magsimula sa pinakamataas. No. Tawag nito, ang open note string nito, E, A, D, G, B, E. Bakit? May dalawang E. Yung sa taas, yun yung matabang E. Yung isa, yung manipis na E. Bakit? Kasi yung number 6 string, kasi yun ang low. Tapos itong ina sa mas pinakamababa, mataas yung tunog niya, tunog ng strings. Tapos yung mga nota, yung halimbawa, may napansin kayo, di ba may A, B, C, D, E, F, G, yun ang notang buo, yung notang buo na pagkasunod-sunod. Tapos yung bakit pagkasunod-sunod, kasi yung may in-between ang tinatawag dyan. Halimbawa, yung sa AB, may in-between yan. Bali, mayroon yan dalawa, is yung sharp. Ibig sabihin ng sharp, mataas ng konti doon sa nota
sa nota. Tapos yung mababa ay yung sa flat. Sa flat, mababa ng kaunti doon sa nota. Okay? O, yun lang, nalalaman ko. Tapos ano pa ba? Halimbawa, ganito. Ganito na lang guys ang gagawin nyo. Kung may mahanap pa kayo ng ganito, mga guitar chords chart, ganun na nakalagay lahat. Hindi ko pa memorize kasi kadalasan kasi sa mga guitar chords is ginagamit yun, di ba? Yung mga A, hindi talaga mawala. A, E, A minor, yung mga B, yun kasi kadalasan yung mga ginagamit. Sa kung ang gusto niyo ng theory, kasi mahina ako sa theory, manood kayo doon, manood kayo kay ano, kay Perf De Castro. Kilala, baka kilala niyo naman si Perf De Castro. Siya naman yung, siya lang naman yung original na gitarista ng Liber Maya. Doon, natin kami yung mas sagot niya. Tapos, alimbawa, ito. O, pag may makita ka doon sa chart na, halimbawa, A. Ito, A. Okay, wait. Dali lang, ha. A. Okay, steady lang. A. Tapos, ito. A. Hira muna ako ng gitara kasi sa totoo lang, kaliwete ako, lefty-handed gitara ko. Ito, nanghiram tayo ng gitara. Di ba kamukha sila? Isa sa mababa eh. Okay, di ba dito yung dito yung string 1, string 2, string 3, string 4, string 5, string 6. Ito 1 2 3 4 5 6. Tapos yung indication ng daliri, halimbawa ito 1 2 3. Tapos yung may marker na yun, halimbawa ito 1 2 3 nasa second fret. Okay? Yun, kasi hindi ko siya mababa ito eh. Sige, babalik ko natin gitara. Hiniram ko lang kasi ito. Tuturo ko sa'yo, balik tayo sa lefty handed. Kasi oh, lefty handed kasi ako. Kasi yung volume ng gitara ko nasa taas. Halimbawa, ito, turo ko sa inyo ito. A. A. So, A. Tapos may nakalagay doon na 1, 2, 3. Ayan o. 1, 2, 3. Pag may nakita kayo. Ibig sabihin yan, yung finger middle nyo, at saka yung ring, at saka yung pinky nyo, yung lilit, dapat ganun. Tapos yung tinatawag na, ito, X. Ibig sabihin yan siya, dead string. Tapos yung may 0, at saka ito, ang tawag niyan is zero. Kasi bakit zero? Kasi open string. So kung i-strum niyo yan, parang ganito lang yan, no? Okay, simula lang tayo sa fifth string hanggang pababa. 5 5 4 3 2 1. Yan lang. Okay, yun lang nalalaman ko. Tapos yung may tinatawag pa na mga yung mga sharp chord sharp chord hindi chord shape pala, shape yung ganito. Pag sabi natin E madali yan, ito E, diba? Ganito ang E. Okay, E. Tapos alam mo naman yung kung may memorize mo yung pag na-memorize mo na yung bawat key ng string, sa halimbawa ito F, F sharp, G, G sharp, A, and so on and so forth. So pag sabi natin E, E yan sa E. Pero pag sinasabi natin na pag dito na siya, E rin yan siya. Pero sintonado. Sintonado, di ba? So ang mangyayari niyan, mag-F tayo. Ayan, F. Kasi siyempre kung one string to siya, ito pinakaunan na string F yan. Ah, di ba? Oh, yan, mag-F tayo. Mag-F tayo. Ayan, ha. Ayan. Oh.
Okay? Kaya huwag kang muka siya, oh. E, di ba, oh. E. Tapos, paglalagyan na natin ng ganito, F na siya, E. Yun ang tinatawag na chord shape. Chord shape. Pag manood kayo ng mga tutorial ni yung mga ibang ano nagtuturo doon sa YouTube, nakikita nyo ang maintindihan nyo. Kasi kay Sir Perf Di Castro ako nanonood ng mga chori kay, yung sabi ko nga, mahina ako sa chori. Yun lang nalalaman ko. Okay? Baka sana may maintindihan kayo sa tinuro ko sa mga parts of the guitar. Parts of guitar. Yun lang.